mga sir, welcome back again to my YouTube channel. Today's content mga sir, no, gagawa po tayo ng loft bed. So, ibabahagi ko sa inyo sir, step by step kung paano ko gawin ang loft bed. So, this is my first time mga sir na gagawa ng loft bed, no. So, I hope na makatulong sa inyo at magbigay ng idea po sa inyo itong yung DIY na loft bed ko. So, again, don't forget to like and subscribe sa ating Munting channel. So, God bless and keep watching this video. Alright! So, mga sir, no, ito yung ating materials na pangunahing gagamitin. Yung 2x3 na tubular by 1.5 ang kapal niya mga sir. So itong mga sir, no, ang 2x3 na ito, ito ay yung i-frame natin sa ating bed po. So ngayon, magli-level muna tayo bawat sulok, no, gamit ang level hose. Importante po yan mga sir, ang level hose, no, para nasa level po ang ating bed. So tingnan niyo po kung paano ko mag-level kami ng ating level hose. So nga pala sir, no, yung height pala natin mula flooring hanggang doon sa ating level. Ngayon sir, no, ito na po yung ating gagamitin na pamakuan or lalatagan ng ating
marine plywood. Gamit natin yung 2x2 by 1.5 na tsubula pa rin. Right, yan ang ating pamakuan. Ayan po mga sir, no, natapos na nating nakabit yung pamakuan natin. So, i-full weld na lang natin yan mga sir. So, kumpleto lang, bali 5 piraso lang yan sir. Sa 8 feet na haba ng ating bed, no, dinivide lang natin yan sa 5. Yung bali 5 lang, dinivide natin lang yan sa 5. So, 5 piraso yung ating pamakuan. Ang size na yan is 2x2 by 1.5 na tubular po. Tapos po natin sir na full weld. So ang ginagawa po namin ngayon sir, no, ay yung mga hook natin o yung binaon natin natin mm na bakal, yun ang ginawa natin, pinull weld natin, tapos nilock natin doon sa ating bed frame po para lalong siyang tumibay. Yan po, tingnan nyo mga sir paano po naman ginawa. Yan po, iniheating ko muna, tapos i-angkla ko doon o ilala ko doon sa ating bed frame para lalo siyang tumibay. Yan mga sir, tingnan nyo sir, yan ang ginawa ko. Yan po. Full weld yan. After natin lock, tapos i-full weld natin. Yan po sir. So, sobrang tibay na yun mga sir. Pati yung angle bar na yan sir na may Dynabolt, pinull weld din natin mga sir. Para sigurado tayong matibay yung ating loft bed. Ngayon mga sir, no, nag-fabricate na ako ng railings ng ating loft bed. So, size ng ating railings is, gumamit tayo dyan ng 2x2 by 1.5 na tubular. 2x2 po. Alright? Yun mga sir, no, tapos na natin ikabit yung railings ng ating loft bed. Gumamit tayo ng 2x2 na tubular, tapos yung gitna ng mga sir is 1x1. Tapos mga sir, no, meron ding maliit na railings doon sa gilid mga sir. Ayan, lagyan din natin dyan na maliit railings mga sir, no. Alright. So ayan mga sir, no, tapos na nating i-weld yung railings natin at saka yung mga na-weld natin, no, nalagyan natin din ng primer. So lagyan natin ng metal primer din mamaya yan. Alright. So ngayon mga sir, no, gagawa tayo ng table dito sa ilalim ng kanyang loft bed mga sir, no. Ito yung gusto ng may-ari, mayroon siyang table sa ilalim ng kanyang loft bed. So yung table niya, nag-shape siya letter L mga sir, no. Yan kasi ang gusto ng may-ari. So yan po ang gagawin natin ngayon. Alright. Ngayon sir, no, ito yung ginamit natin para sa ating table silalim, no. Magbaon tayo ng 10 mm ulit doon sa pader, no. Yan ang gagamitin natin para sa frame ng ating table. All right. Yan po mga sir, no, tapos na nating baon yung mga bakal sa ating table. Yan po, nilevel natin yan gamit ng level hose kanina, tapos binaon yung mga 10 mm na mga bakal.
Ayan po, yung frame ng ating table, sir, is yung 2x2 pa rin na para sa ating table. Yan. Tapos i-weld natin yan. So, mag-shape yan, sir, ang table natin ng little L. Paka-L siya, mga sir. So, ganyan siya, mga sir. Tapos i-weld na natin mamaya. Alright. Ayan po, natapos na natin yung weld yung kabila. So, dito naman tayo sa kabila, sir. So, actually, mga sir, no, yung ginamit pala natin dito sa table natin yung mga tira-tirang bakal na ginamit doon sa paggawa ng trusses ng bahay nila. Ayan. 2x3 naman yung kabila naman, sir. Ayan po. Ayan, mga sir, natapos na natin yung weld rin. 2x2. At saka yung 2x3. Dito sa kabila, mga sir. No? So, yung mga tirang-tira ng mga bakal, sir, no? Pwede po talaga magamit yan. Ginawan na natin ng paraan para magamit yung mga tirang mga bakal, mga sir. Alright. Ganun din dito sa mga bed frame, mga sir, no? Actually, mga tirang bakal nila yan sa mga sir sa paggawa ng trusses ng kanilang mga bahay. So, medyo nakaless sila sa gastusin sa mga bakal. So, that's why ginamit lang na natin dyan sa para kanang ginawa nating bed nila, mga sir. So nakaless talaga sila, mga sir. Alright. Yun, mga sir, no, tapos na tayo sa ating pag-frame ng ating table. At sa ngayon, pinag-primeran ko na ulit na kulay puti yung ating frame ng ating loft bed. Ayan po, mga sir, no, tingnan mo, sir, ang ating table, no. Iba-iba yung size ng ating bakal. Kasi nga, yun, sabi ko nga, yung mga tira ng mga bakal, tira lang na mga bakal ang ginamit natin dyan. No? So, ang size pala ng ating table, sir, no? 40 cm ang lapad, sir. Tapos, 8 feet pa rin ang haba, mga sir. Ayan po, mga sir. Yan. Nga pala, mga sir, kung napansin nyo po, yung railings natin na maliit sa gilid, no, tinanggal ko po yan. Dahil po, mga sir, no, mahirap pala magkabit ng plyboard. Anyway, plyboard po yung ginamit ko dyan sa kanyang higaan, sir, no, sa kanyang sahig. Plyboard po yan ginamit ko. Yun lang, mga sir, no, tips ko lang na bago kayo magkabit ng plyboard, okay, wag lang muna, tanggalin nyo lang muna yung maliit na railing sa gilid para hindi siya sagabal, mga sir. So temporary lang pag tanggal, tapos ibabalik mo lang, sir. Alright. So yan, mga sir, no, yung ipapako natin dyan yung black screw lang, mga sir, sa ating sahig, no, para lalapat yung mga ating sahig na yan. So black screw lang yan, sir, ating ipapako dyan. Ayun, mga sir, no, puputol na tayo ng ating sahig sa ating table gamit ang 1/4 na marine plywood. Okay, para to sa ating table dun sa ilalim. Alright.
Ayan na po mga sir, no? Nalatag natin yung sahig ng ating table. Ganyan lang po yung table natin. So, di ba? Hindi na halata na parang scrap lang or tira-tirang baka lang ginamit natin dyan. Alright. So, ngayon sir, gagawin natin ay lagyan na natin ng kisame to, no? Kung napansin niyo mga sir, no? Yung bakal doon sa ilalim, no? Medyo exposed siya. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng kisame. Alright? So, yung purpose talaga ng ating kisame ito, mga sir, no? Para hindi lang ma-expose ang mga bakal. Para maganda siya tingnan, mga sir. Alright? Ngayon, sir, no? Sa paggawa ng ating kisame, no? Kailangan natin ng metal faring. So, yan po ang ginawa ko sa ating metal faring, no? Nilagyan ko siya ng bracket lang. I-level lang natin yung metal faring doon sa mga bakal, sir, no? Para hindi siya makita. Yung tingnan niyo, sir. Yung kung ano yung level ng angle band doon, sir, yun lang ang level ng ating kisame, sir. Para hindi siya masyadong mababa. So, yun talaga, sir, no? One of the purpose ng talaga ng ating kisame na yan, sir, is maitago ang expose ng mga bakal sa ilalim ng ating loft bed. At isa pa, sir, na lalagyan din natin ng ilaw dyan sa lalim ng loft bed niya, sir, no? Lagyan din natin ng pin light yung kisame ng ating loft bed. So, tingnan natin, sir. Maganda po yan ang kalababasan na mamaya para pulido siya, mga sir. Yan po sir, no? Yan ginawa ko. Nagputol ako ng mga retasong metal faring. Tapos, binabricate ko siya. At gaya din yan para ilagay ko doon. At yan ang silbing bracket niya, mga sir. So, yan ganyan sir. Yan na po ang ating kagabitan ng Hardiflex. Yung ating metal faring na yan, mga sir. Yan po. Ginawa ko is tatlo lang yan, mga sir. No? So, sobrang tibay niyan ng mga sir. No? Purpose na naman talaga ng ating kisame is maitago lang yung mga bakal na expose. So kahit ganyan sir, okay na po yan mga sir. Yan po. Ayan. Ayan po sa taas. Ayan no. Maraming bracket yan sir, so matibay po yan ang ating kisame sa ilalim ng loft bed. Alright, magkabit na tayo sir ng ating Hardiflex mga sir no. Gumamit tayo ng isang Hardiflex yan mga sir, no? Isang buong Hardiflex. Yung size ng Hardiflex yan sir, isang buo sir is 4 feet by 8 feet. So, isang salpakan na yan mga sir. So, hinati ko yan sir, ang isang Hardiflex para hindi mahirap sa atin pag-angat at pagkabit niya mga sir. Alright? Yan po mga sir, no? Tapos na natin ikabit ang ating Hardiflex mga sir. Ngayon, kung napansin nyo, medyo awang si sir, no? So gagawin po natin dyan, lalagyan po natin yan ng sidings para pulido po siya tingnan. Alright? Lagyan po natin ang sidings dyan sir. Let's go! Alright mga sir, no? Tapos na nating lagyan ng kisame, sidings, ang ating loft bed, sir. So, yan po na sir ang ating kinalabasan ng ating paglagay ng kisame, sir. So, tingnan po natin, no? Pulido po siya, mga sir. Ayan po. Ayan po, kulang na lang natin is yung hagdan natin dito sa gilid.
Ngayon sir, magpabricate na ako ng ating hagdan. Keep watching mga sir! Ito na po yung ating hagdan mga sir. Sa pabricate pala ng hagdan sir, no? Dapat pantay-pantay po yan. So ngayon sa ating diskarte, no? Para maging pantay, no? Ilalatag mo yan sir ang isa, tapos igagayahin mo lang sir para pares-parehas yung pantay na yung mga sir. Ayan po, yan ang kinalabasan ng ating hagdan. Tapos ipagdikit na natin mamaya yan mga sir. Yan ang mga sir, no? Pinagdikitan natin yung ating hagdan. Ngayon po ang ating size ng ating hagdan mga sir, no? Ang taas niya po is 5 feet. At yung kanyang haba sa ilalim is 5 feet rin po sir. Tapos ang bawat step mga sir, no? 1 feet mga sir. Ayan po mga sir. So, gumamit ako dito mga sir ng marine plywood na 3/4 para sa ating apakan ng ating hagdan sir. So, 3/4 siya marine plywood mga sir. Alright. Ayan po. Tapos gagamitin natin din pako or pagkabit is yung black screw pa rin mga sir. Yun. Ito mga sir, black screw pa rin. Ito yung pinako natin dyan mga sir. Alright, so sobrang tibay na yan mga sir. So ganyan mga sir, no? Dyan naka place yung ating hagdan. Tapos yung kulang na lang ng ating hagdan is yung sa harapan na cover mga sir. Lagyan ba natin yan bawat harapan nila sir ng hagdan. Tapos sa bawat space na yan sir ng mga sa bakal yan sir, lagyan natin ng shelves yan mga sir, no, ng divider mga sir, para lagayan daw ng kanyang mga books sir. Alright, so ito na yun mga sir, no? Tapos na natin. Ayan po, mayroon ng kwan sa harapan, may cover na, tapos mayroon na din ng divider ang ating hagdan mga sir. Ayan, ayan po, mayroon na rin tiles mga sir. Isasalpak na natin yung ating hagdan mga sir. Ayan po mga sir, no? Ayan po. Nga pala, ito yung ilaw po natin sa ilalim po mga sir. Watch this. Ayan. 3 colors po yan mga sir, yung pinlight natin. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginabit. So, basta may abang na yun ng mga wirings mga sir. Ayan po. 3 colors po yan. Ayan. Ang ganda mga sir. Wow. Yan po mga sir, no? Sa ngayon po ay nagre-retouch yung ating pintor, si partner ng ating wall. Tapos kung napansin niyo po, no, meron ng masilya yung ating kisame. Ayan po. Ayan. Ayan po, tingnan mo yung wall natin. Ito na rin yung ginawa niya. Ito yung gusto ng may-ari ng kulay ng kanyang ng kwarto ay ganyan po. Pansin niyo mga sir. Wow. Ayan po na sir. Ganyan na po kapulido. O ganyan na po kaganda yung ating loft bed na ginawa sir. Ayan po. Ayan. Alright. Ngayon ito na ang ating hagdan mga sir, no? Na may salihan ng ating pintor na. Ayan po, kulay puti mga sir. So, puling pulido ng ating hagdan mga sir. Ayan. Naka-amaze mga sir, no? First timer po kong gumawa nito. At I'm very satisfied mga sir. So, ang ganda po. Ang ganda. Ayan. Wow, na-amaze po ako. At yung partner ko na pintor is na-amaze din po ako sa kanya. Kasi pulido siyang magpintora. Ayan po.
Alright mga sir, ito na po yung ating ginawang loop bed mga sir. Ito po yung final na. Ayan po mga sir. Ayan. And I hope mga sir no, na enjoy kayo sa ating tutorial na ito. At na nagbigay ako ng tips and ideas sa inyong mga sir. And hopefully mga sir no, na huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At marami pa kong tutorial and tips na maibahagi sa inyong mga sir. I hope you enjoy it. Thank you and God bless everyone mga sir.